Baboa. Tita, ano say mo na may grammatical errors daw si Rabiya? Wala akong masi. Kasi unang-una, sino ang nagsasabi niyan? Because if it's the Indonesians, nakakahiya naman sa kanila, diba? Ang daming grammatical errors ni ate. Kamusta naman sila? But if it's the Filipinos, it doesn't matter. Ano bang... Look, I was an English teacher. Kung ako, kaya kong i-let go ang grammatical errors, I'm sure kakayanin niyo rin. Alam niyo yun, the point is, yung gusto mong mensahe, kaya mong ibahagi ng malinaw. Does it matter kung medyo may kulang ka? Kasi wala ka naman sa trabaho na kailangan perfect yung grammar mo eh. Kung ang trabaho mo is to inspire, kung ang trabaho mo is to be a spokesperson, kung ang trabaho mo is to look beautiful, look presentable, represent a brand, hindi mo kailangan maging super galing sa English, hindi mo kailangan maging super galing sa grammar at syntax. This is one of the things na natutunan ko sa tagal kong nagko-cover ng pageant. So, hindi na ako grabe pagdating sa grammar. Right, Elliot? Ayun. Diba? Tita, Rabiya kasi would always say to be able to repetitively. Nagagasgas na. What do you think? You know what? Whenever I do these videos for you, I don't even realize I say the same things as well. So, ganun talaga. May mga bagay talaga na medyo nasa mannerisms mo na. Like, hindi ko nare-realize up until nag-e-edit na ako. So, unfortunately kay Rabiya, yung mga ganung interviews, hindi mo na ma-edit in between. So, yung mga ganyan, hayaan nyo na lang. Kasi diba, dun tayo sa weight ng sinasabi palagi. What do you guys think? Please subscribe to my YouTube channel.